Hi. GP, this careful. Is cool. Like wood. Vijay, where's yours? How many you have? Good evening, everyone. Welcome back to our channel, Nini Artero Family Journey. Anyway, today, yung vlog po natin is gusto ko pong itutour po kayo sa makalumang hotel. Siguro masasabi kong ginaya nila ito noong mga 1800 siguro sa kapanahonan ng lolo ng lolo ko. Gusto ko pong itour sa inyo guys na ito yung pinaka best hotel na na-experience po namin. Hindi siya fancy guys. Mafe-feel mo yung kapanahonan ng lolo ng lolo mo. Iikot ko po kayo kung anong klaseng hotel yung tinirhan po namin dito sa Popara. Let's begin. Anyway, ito po yung kanyang main door. So, ito guys. Kita nyo. I-open natin. Ayan. Huwag kayong matakot. Nagtutor lang tayo. So, may screen door din siya. Medyo modern na. Modern yung kanyang screen. Ayan guys, makikita nyo yung lake. Pero madilim sa labas. So, i-close natin yung main door. Ayan, naririnig nyo yung sinaunang panahon na tunog. At saka ito yung kanyang harang. Ayan. Ayan ang harang ng main door ng aming hotel. And then, pupunta tayo sa antique na table. Pagpasok mo, di ba ito yung door? Tapos, pagpasok mo, nandito yung antique na table. Ayan. Ito yung antique na table. Ano talaga to? Matibay. Tapos, yung mga wall niya, makikita mo pa yung maraming mga spider web. Kasi, actually guys, gawa ng pandemic, kaya napabayaan nila ng almost 2 years. Ka-open lang nila actually. So, pagpasok mo sa door, mayroon ditong sabita ng jacket, pag galing ka sa labas, lalo na ng winter, ng mga key, or ng shawl mo, pwede din ng belt. So, yan. And then, pagpasok mo, nandyan ka agad yung bed mo. Yan, ito yung bed namin. Yung bed namin, guys, dalawang papag lang ito na pinagtagpi. Yan, nakita niyo siya. Ayan, ito yung isang papag, tapos ito yung pangalawa. So, dalawang papag itong pinagtagpi. Tapos, kung gusto mong gawing couch or gusto mong gawing upuan, kukunin mo lang yan at saka itabi, upuan mo na siya. So, ito din yung kanilang makaluma na kurtina. Ayan, tingnan nyo guys yung kanyang kisame. Ayan. Talagang makaluma. Pati yung ilaw guys, makaluma. Makikita mo pa yung maraming spider web. Hindi siya nalinisan. Actually, marami na akong nalinisan na part. Meron pa rin nakikita na spider web. So, makikita nyo pa dito yung kaing sa amin sa Ilonggo. Dito guys, sa panahon ng hanggang ngayong panahon, ito yung ginagamit ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa farm, sa bundok, or sa construction. Yung mga babae dito actually nagko-construction para sa mga buhangin or bato na kine-carry nila. So, meron kami ganyan dito sa loob ng aming hotel. And yung pinakamaganda is, mayroon po kaming literal na fireplace. Kasi winter na ngayon dito sa Nepal. Tingnan nyo naman. It's really amazing na naka-experience po kami ng ang lalaki ng ano no, ng wood. Naka-experience kami ng totoong fireplace. Hindi siya ganun kalaki, maliit lang siya, pero mayroon siyang chimney. Ganda, 'di ba? Nakakatuwa talaga. Could you imagine? Yan, hanggang umaga na 'yan yung siguro abuti ng mga 1 or 2 o'clock in the morning bago yan na matapo, maupos yung kahoy. Pero anyway guys, syempre papatayin namin yung fireplace before matulog for the safety reason kumbaga. So
Punta na naman tayo dito. Meron pa kaming sako dito. Yan, ito yung aming hotel. Meron pa kaming sako dito ng mga gagamitin namin sa pagsindi ng fireplace. Ayan. Ayan, parang may lalabas na. Huwag kayong matakot. At saka yung kanilang closet. Yan, tingnan nyo guys. This is bricks. Yan, may mga lawa-lawa pa. May mga spiderweb pa. Ito yung bricks na closet. Yan, dito namin nilagay yung mga winter clothes na mga winter jacket namin. At saka yung mga gamit namin na nag-travel. Kasi almost 1 week yung aming travel, guys. Ito yung pang last night namin dito. 2 araw kami sa napakagandang hotel na ito anyway. Anyway, yung sunod natin na pupuntahan is yung napakagandang toilet ng ating napakagandang hotel. At pati guys, yung chinelas noong 1970s. Ayan. Naka-tiles na siya, ha? Ito yung toilet. Mag-toilet tour tayo ng hotel na ito. So, ito yung kanyang sink. Ayan. Kita nyo naman yung sink na parang 100 years old ito, guys. Tingnan nyo ba naman, oh? Ayan, ang tibay-tibay niyan. Nakita nyo po sa latest vlog namin, ito din yung kind of sink or lalagyan ng tubig doon sa village na pinanggalingan namin na material. So, maganda yan. Napakaganda, napakatibay. Pero itong wood, syempre nasisira siya kahoy. Yan. Ayan yung kanilang sink dito. Yan. Pero modernized na yung kanilang toilet. Standard na siya. So, ito yung, mayroon din siyang napakalaking salamin. Yan. At saka, mayroon diyang window na may makalumang kurtina. Pinakagustuhan ko talaga guys, yung sink na 100 years old. Parang 100 years old siya. So, anyway, tapos na tayo sa napakagandang toilet ng hotel na ito. Pumunta na lang tayo sa kung anong mayroon doon sa taas. Actually, guys, yung mga anak namin, nandoon sila natutulog sa taas. Pang 2 days na namin na itong tulog doon. Ayan, aakya tayo. Ayan. Kung ano yung mayroon sa taas. Ayan. Tingnan nyo ba naman ang alikabok? Ayan ang kanyang ceiling. Ayan, meron din naman silang ceiling fan pag summer. Kasi mainit din naman pag summer dito. Ayan. Yung parang may lalabas na witch kung kayo ay naniniwala sa witch. So, ito guys. Yung parang may barandilya siya. Ayan, ganon. Yung, tapos, mayroon din naman silang modernized plastic na upuan at makalumang kurtina. At saka doon guys sa dulo, hindi na ako aakyat. Dito na lang ako. Ayan, yung kanilang ilaw. So bricks talaga ito guys. At saka tinabunan nila ng parang clay or mud talaga. Mud house. Mud house ito. We will say mud hotel. Tapos napakatibay na mga wood yung ginamit po nila. So yun ang 2 light. Dim talaga yung light. So, dito natutulog yung aming mga anak. Yan. Pang 2 days na nila natulog ito ngayon. Yan. Tuwang-tuwa naman sila talaga. So far, ito yung pinaka-exciting na hotel na naistihan po namin. Ayan. At na-enjoy talaga ng mga bata. Yan. Tapos, mayroon din silang closet dito. So, yan lang guys. Yan lang yung laman ng second floor dito sa taas. Tas siya naman dito yung apat na ano, kasi winter naman yung malamig. Nagsisiksikan silang apat. So, dumating na guys yung aking mga sundalo. Yung 5 sundalo. Yan, galing sila sa labas. At nakakuha siya ng makalumang sombrero noong 1960s. Maganda na sombrero mo. That's nice. GP! What you got, GP, outside? Excited talaga sila, tuwang-tuwa sila talaga sa ano. Wow, you got a bonnet! Careful with the Sharpie! At bumili sila ng marshmallow. Ganda naman ang bonnet na nabili na to. Bumili sila ng marshmallow para sa fireplace dito. Mag-barbecue. Marshmallow barbecue. Ano ba yung tawag? GP!
Is it? Oh no, don't burn it. Don't burn, that's too much. Blow. Oh no. Oh no. There we go. Yum, yum, yum. See, thank you so much for watching. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Don't eat that. Hi. GP, careful. Be cool. Like wood. BJ, where's yours? Hi. How many you have? One, two, three, four, five. So where is your stick? Courtney, take turn. Give GP the stick. Don't touch with your finger. It's fire. Allah. Oh my goodness. It will go in the bed. Says stop blowing. Says you can use the pipe there on the top. Yeah, and then you have to blow slowly. I think that's enough, Sej. So, yun po guys yung hotel tour natin. Bali, yung hotel na ito, it costs $40, I mean. At saka yung may-ari ng hotel is nandun sa tawid ng lake. Nakapunta din kami sa bahay niya. And this is a big blessing for us dahil this is 100% free na nakastay kami dito ng 2 nights. So, this is God's blessing. And thank you so much, Ate San, for giving us this opportunity or the privilege na nakasama kami sa village mo at tinala mo kami dito. Malaking blessings po. Maulan na panahon today. So, thank you so much for joining us sa aming trip. Mag-ingat po kayo lagi. See you in our next vlog.